Sa sibuyas pa lang at ibang sangkap sa niluluto, may karapatan ng magtaas presyo ng ulam si Aling Lisa, na nagdag pa sa problema niya ang pagtaas ng presyo ng LPG ngayong araw, 2 pesos sa 25 centavos kada kilo o halos 25 pesos sa 11 kilogram na tangke. Pero imbis na sa presyo, sa takal na lang babawi si Lisa. Eh kasi po yung mga mamimili rin po, nararamdaman din po namin yung hirap din po nila. Katulad ng mga construction, 500 lang po daily nila. Kakain sila sa umaga, tanghali, hapunan. Ano pa matitira sa kanila? Pero kung may bad news sa LPG, mukhang masusundan naman ulit ang rollback sa diesel, gasolina at gas sa susunod na linggo dahil batay sa unang tatlong araw ng trading sa world market, tuloy-tuloy pa rin at malaki-laki ang ibinagsak sa presyo ng imported na petrolyo. Kung magkataon, ito na ang kapitong sunod na linggong may rollback sa diesel at kerosene, ikatlo naman sa gasolina. Kung sakali man, mabawasan siya, lumiit ang rollback, but hopefully hindi siya ma-wipe out. But yun nga, napaka-volatile ang market eh. In 2 days, hindi natin alam kung ano mangyayari. Pamastong handog ni SMC, mahal ang kuryente! Tinawag namang economic sabotage ng ilang grupo ang temporary restraining order ng Court of Appeals kontra sa naunang desisyon ng Energy Regulatory Commission na huwag ipasa sa consumers ang dagdag singil sa kuryente dahil sa pagmahal ng fuel ng dalawang planta ng San Miguel Corporation. Saan ngayong kukuha ang Meralco ng supply ng kuryente? Right? Obligado ngayon ng isang emergency power supply agreement. Na ayaw nating nangyayari yan. Bakit? Kasi pag emergency supply agreement, alam na nating mahal talaga yan kasi emergency nga eh. If they won't take the side ng electric consumers, take the side of economic recovery. And by not taking the side of both economic recovery and electric consumers, that is pure and that is plain and simple economic sabotage. Sumulat din ng grupo kay Pangulong Marcos para hikayatin siyang suportahan ang paglipat ng bansa sa renewable sources of energy. Tanong ng grupo, mahal na kuryente rin ba ang pamasko ni Marcos sa sambayan ng Pilipino? Nananawagan kami kay Presidente na patunayan yung sinasabi niya na maayos na buhay ang ibibigay niya sa Pilipino. Kung aabot nga yan sa 5 pesos, abay 1,000 pisong dagdag kada buwan kung kami gumagamit ng 200 kilowatt bawat buwan. 1,000 piso yon na mawawala ulit sa mga manggagawa. Samantala, bago magtanghali kanina, biglang nag-anunsyo ang National Grid Corporation ng yellow alert sa Luzon Grid mula alauna ng hapon hanggang alas 8 ng gabi dahil 5 planta na naman ang pumalya. Pero gaya na nangyari noong Lunes, binawi rin ito ng walang insidente ng brownout. Alvin L. Chico, ABS-CBN News.